Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon yon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babae ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Inangal niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito ay taong matuwid at banal. Kaya't ipinagsanggalang niya, gusto niyang makinig kay Juan. Bagat lami siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng upo at ang mga pangunahing mamamayan ng kalalayan. Kumasok ang anak ni nababae ni Herodes at nagsayaw. Labis na siya si Herodes at ang mga panahuin, kaya sinabi ng hari sa dalaga, tingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpangan niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot niyang ina. Dali-dali nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko pong ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis at nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panahuin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kagad niyang iniuto sa isang bantay na dalhin sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan, iniligay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon.